Para mas higit pang maproteksyonan ang mga mahalagang impormasyon ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan laban sa mga pag-atake ng cybercriminals, partikular na sa labas ng bansa, plano ngayon ng PNP Anti-Cybercrime Group na magtayo ng Cyber Security Center. Ito'y matapos na makaranas ng sunod-sunod na cyber attacks ang bansa, partikular na sa mga pangunahing ahensya nito tulad ng Philippine Coast Guard at maging ang mismong private website ng Pangulo. Pinag-iisipan ngayon ng PNP ay tulad ng EFP, ano, meron silang cyber command. Isa sa pinag-iisipan naman ng PNP, if we can also establish yung cyber security center para talagang may focus, no? Kasi ang ating anti-cyber crime, ang duties kasi nito based doon sa batas ay more on investigation. Ibig sabihin, nangyari na, iimbestigahan. At kung sino yung responsible person doon, kakasuhan. So, we had to move dito sa prevention side, itong cybersecurity side, na ma-prevent itong mga cyber crimes. Isa sa pinag-iisipan ngayon ng PNP. So, if we can also establish itong cyber security center. Sa ngayon, isa sa mga tututukan ng otoridad ang mas pinaigting na kolaborasyon ng mga ahensya ng gobyerno kasama na ang publiko sa pag-iingat sa mga ibinibigay at nakukuhang impormasyon online. Sa katunayan, hindi naman daw talaga mahirap na matunton ang mga cybercriminals lalo pat mayroon na tayong mga batas na sasala rito. Number one po, meron tayong tinatawag natin strengthening our legal framework, no? Yung mga batas na kulang ay nagpupush po tayo na ma-update yung ating mga batas. For example, itong SIM Registration Act, isa po yan. Pangalawa, itong Internet Transactions Act of 2023. No? Andyan na yan, makakatulong yan. And then, marami pa tayong mga rules, no? And regulations na inilalabas ng ating mga policy-making bodies tulad ng NTC, DICT, Data Privacy Commission. May inilalabas lang mga rules and regulations na kailangan nating sundin, no? Para ma-strengthen natin at maiwasan itong mga cyber attacks. Batay sa impormasyon ng PNP, mayroon na silang malaking bilang ng mga cyber experts na tuloy-tuloy rin ang pagsasanay, lalo pat halos pabago-bago ang level ng teknolohiya ngayon. At kung hindi nila ito papantayan ng pag-aaral, posibleng maging paulit-ulit na makakaranas ang bansa ng cyber attacks. We really have to improve, no, the skills ng ating mga personnel. Kung makikita rin sa ating records ay non-stop po, no, ang ating upskilling, pati-train, no, ng ating mga personnel, hindi lamang dito sa Pilipinas, kung hindi pinapadala pa natin sa abroad yung ating mga personnel para maging sabihin natin competent sila pagdating sa trabahong cyber. Sa kabilang banda, wala naman daw dapat na ikalarmang publiko kaugnay sa sunod-sunod na cyber attacks sa Pilipinas. Ayon sa PNP, hindi lamang ang Pilipinas kasi ang nakakaranas ng ganitong mga atake, kundi maging ang malalaki at mayayamang bansa rin ay hindi ligtas dito. Anila, normal lamang ito, hindi naman tuluyang napasok ang mahalagang impormasyon at dokumento ng gobyerno. Well, it's normal. Normal po yan. Hindi lamang Pilipinas, sabi ko nga, even the first world countries are experiencing the same. Hindi na yung bago sa atin. Sa buong mundo nangyayari yan, no? Hindi lang pa isa-isa. Napakaraming cyber attacks actually. So, sa atin, kung mayroon mang ganun, no, we have to investigate and we will try to find ways how to prevent those attacks na ma-infiltrate yung ating mga different, for example, different information systems natin na maiwasan na mapasok ng mga ganong cyber criminals. Pero ayon sa cyber expert na si Art Samaniego, kulang talaga ang atensyong ibinibigay ng Kongreso tulad ng paglalaan ng pondo para proteksyonan ang cyberspace ng bansa. Yung nag-hearing sa Senate, minsan na inimbita kami. Sabi ko, nag-recommend ako talaga na i-develop yung legislation and policies na i-address ang cybercrime and provide law enforcement with tools to investigate and prosecute cyber attacks. Yun yung sabi ko doon. Ang kaso, hanggang ngayon, wala pa rin silang nakikitang development patungkol dito, gayong nakailang beses lang binabalik-balikan ang Pilipinas sa isyu ng hacking at iba pang uri ng cyber attacks. So may mga available na mga solution na hindi pa publicly available. Yan yung mga secret na mga system na pwede natin gamitin against sa mga hackers
na mga APT o Advanced Persistent Threat na groups na to. So ang problema lang, dinawasan ng Kongreso ng budget, yung DICT, hindi na sila makaprocure ng mga bagay na to. Mm. So ngayon, nagpapatawag ng investigation ang Congress tungkol dito. Kamakailan lamang ay matagumpay na napigil ng cybersecurity expert ng bansa ang pag-hack sa website at email addresses ng ilang ahensya ng pamahalaan mula sa mga hackers na nakabase sa China.